Yo mga quiz! Para na naman sa ating PBA Story Series, medyo kakaiba ang player sa video natin ngayon kasi ang seldom used na si Yancy De Ocampo, posible palang makapagtala ng 12 championship titles. O diba, mas nilamangan pa yung ibang PBA stars dyan. Pero wag ismulin dahil si Yancy ay sobrang galing pala dati sa PBL. At dahil nagtagal siya sa PBA, ang buhay niya ngayon ay magara na at may social na negosyo pa. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Bago pa man ang lahat, saan nagsimula si Yancy at paano siya nadiskubre? Dahil sa kanyang height na 6'9", ang kanyang defensive prowess ay tunay na naging susi sa kanyang team sa kolehiyo na St. Francis of Assisi, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Renedel at isa pang matangkad na si Irvin Soto. Maraming beses nilang pinanalo ang team sa NCRAA titles at silang tatlo ay naging kilala bilang Triple Towers. Sa pagkakaalam ko, nagkampiyon sila noong 2001 hanggang 2002. Ayon sa kanilang coach, si Yancy ang unang pumasok sa eskwelahan ng St. Francis at si Yancy daw noon ang bida or star player sa team. Kahit nung high school pa lang, magaling na raw talaga si Yancy. Bago siya pumasok sa PBA, naglaro din ng kaunting panahon sa PBL under Welcott Paints. At alam nyo ba na isa si Yancy sa PBL's 20 greatest players? Sa maniwala kayo sa hindi, parang si Junmar din maglaro si Yancy dati. Sa PBL, mas nakilala siya dahil sa kanyang rebounding skills at mataas na block percentage. Kahit hindi masyadong scorer, malaki pa rin ang pakinabang niya kasi at least ginagamit niya ang kanyang height. Way back 2002, pumasok si Yancy sa PBA draft, pero alam nyo ba mga quiz na sa taong ito, hindi talaga si Yancy dapat ang number 1 pick. Si Romel Aducol talagang inaasahan noon na magiging number 1 pick ng FedEx Express, pero dahil hindi na-fulfill ni Aducol ang draft requirements, kaya hindi natuloy ang pagpasok ni Aducol. Instead, si Yancy ang pinili ng FedEx bilang number 1 pick nila. Ayon kay Boss Lina, maayos naman ang pinapakita niya sa PBL at isa sa pinakamatangkad pa sa draft. Sa FedEx, siya nagkaka-average ng 8.3 PPG at 7 RPG. Si Yancy inofera ng FedEx na 10.8 million contract for 3 years. 2004, si Yancy ay binigay ng FedEx sa Talk and Text, pero hindi pa talaga siya masyadong fit sa mga caliber teams. Umabot sila sa finals pero natalo din. 2005, binigay agad si Yancy pabalik sa Air 21 Express kapalit ang first pick na si Jay Wash. 2006 to 2007 season, si Yancy ay pinabalik ulit sa TNT. Sa taong ito, hindi nagkamali ang TNT kasi si Yancy ay nakakuha ng career high, 26 points. Kasama ng kanyang kapatid na si Renedel, lagi na silang nananalo ng titles at kabilang pa sa mythical second team ng 2008. 2010 off-season, napuntang Hinebra si Yancy pero binigay siya agad sa Air 21 at 5 days later, binigay siya ulit sa Hinebra kapalit si Rich Alvarez at Doug Kramer. 2011, si Yancy ay nilipat sa BMEG Liamados na kung saan ang team na ito ay hinawakan siya ng almost 3 years. Kinagandahan pa, sa opening week ng 2013 season, nakapagtala siya ng 22 points laban sa Alaska. Kahit hindi consistent si Yancy, pero ginawa siyang reserba ng San Miguel Coffee at nanalo ng tatlong sunod-sunod na championships. Kaso, hindi niya naabutan ang Grand Slam ng San Miguel kasi noong 2014, binigay siya sa Global Port. Isang taon nang lumipas si Yancy ay kinuha ng San Miguel at ito lang ang franchise na nagtiwala sa kanya sa loob ng 4 na taon. Alam nyo ba mga kuy, sa panahon na na-injury si Abay, si Yancy ang nag-step up bilang veteran big man sa team? Si Yancy ay naka-double-double na may 17 points, 12 rebounds sa overtime win versus NLEX 2016 Philippine Cup Finals. Siya ang bumida sa San Miguel na nakakuha ng 18 points. Sa Game 2, naka-double-double ulit si Yancy na may 13 points, 14 rebounds at ilang beses silang nananalo ng championships including 5 rings sa Philippine Cup. Nung gumaling na si Abay, binangko ulit si Yancy at binibigyan na laman ng almost 6 minutes per game. 2019 to 2020 season, siya ang best reserve player ng SMB pero dahil nga nagkakaedad na siya, kaya hindi na siya pinapalaro. Nung panahong yon, sobrang galing ng Death 5 at road to Grand Slam sila. Ayon kay Yancy, magre-retiro na ako kapag nag-Grand Slam ng SMB. Eh kaso, may nangyaring hindi maganda sa SMB practice kaya napurnada ang Grand Slam at hindi sila nakapasok sa finals. Taong 2020, inanunsyo na ni Yancy ang kanyang retirement sa publiko at isa siya sa may pinakamahabang career sa PBA at isa sa may pinakamaraming championship titles. Again, 12-time PBA champion yan at siya ang original na postman ng PBA.
Sa edad niyang 39, nagretiro siya na may napakaraming laman ang career. 12 rings, sobra-sobra na yun para sa isang seldom used player. Kahit kailangan siya ng SMB pero buo ng isip niya. Pinakamaganda pa dito ay nasa high note ang career niya at isang caliber team pa nagtapos. Sa kanyang retirement, inalala ng mga tao at ni Ranidel ang lahat ng nagawa niya para sa national team at sa PBA. Pagkatapos niya sa PBA, ano na ang naging buhay ni Yancy ngayon? Sa mga hindi pa nakakaalam, si Yancy De Ocampo ho ay mahilig sa sapatos. Kaya naman meron siyang shoe business ngayon at halos ang binibenta dito ay mga Yeezy shoes na mula sa original manufacturer nito na Adidas. Ang mga Yeezy shoes or sneakers ay isa sa pinakamabenta at mamahaling sapatos ng kanyang Yancy store. Maraming stores pa ang pinapatayo sa Cavite at so far, ayon sa dating coach ni Yancy, napaka-successful ng negosyo niya ngayon. Si Yancy ho ay namimigay ng libreng sneakers para sa mga kabataan na mahilig sa basketball. Dahil malaki naman ang kinikita niya, tinutulong niya ito sa iba kasama ng kanyang kapatid. Si Yancy ay napakasimpleng tao lang pero bongga ng buhay ngayon. Ang social pa ng negosyo. Yan ang mga De Ocampos. Yan si Yancy. Okay mga quiz, paano? Hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned dahil meron pa tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Rulito Arpon, Dion Mercado, Fur Delicious, Efren Jokmo, Dante De Vicente, Master JDC, Jonathan Roda, John Eric Kahinusayan, Enrico Onshoko, Jovin Guerrero, Refo J. Yanihan, Aldrin Lorio, Junjun Fans TV, Renzel Tamera, Reneboy Puyinan, Rogelio Ayuson, Modesto Ampong de Guzman, Elmer Castaneda, Edgar C. Atkay, Kurapag TV,